RAM is one of the most commonly asked question. Paano pumili or bumili ng RAM? Anong size? Anong frequency? Anong latency? Dual channel? Ang dami topic in terms of RAM. Pero since ayoko namang mag-movie marathon tayo dito, so I will be focusing more on the size and the frequency. Dahil ito pong dalawang specification na to, ang isa sa mga primary na dapat nating tingnan sa pagbili ng RAM. Pero yes, syempre, alam ko sa mga ilang kaibigan natin dyan, we are also aware about the latency. Isa rin sa mga pag-uusapan natin pero hindi natin masyadong i-emphasize kasi nga ang topic muna natin ngayon is size and frequency muna. Dahil meron din akong i-feature na isang topic pero hindi sana natin pag-uusapan dahil ang topic natin ngayon is RAM. It is more for the GPU topic pero dahil nga gusto kong ipakita talaga sa inyo ang impact ng frequency and size of RAM in terms of gaming, then I got no choice not to bring out this topic dito sa guide natin kung paano pumili ng RAM based on size and frequency. And syempre, of course, mga kaibigan, maraming salamat sa wakas 50,000 subscribers na tayo. It is a very overwhelming milestone. And syempre, as I have said on my previous videos, we will be going deeper, mas malawak pa ang mga pag-uusapan and mas marami pa tayong ipapakita sa inyo mga kaibigan dahil yan naman po talaga yung naipangako ko rin sa inyo before. And with this topic, sisimulan natin kagad with RAM. Isa po yan sa mga topic na kadalasan yung tinatanong sa akin pero hindi ko panilalabas before, and now is the perfect opportunity for me para ipakita sa inyo that RAM size and frequency got a very significant impact in terms of your gaming experience. And syempre kaibigan, mag-subscribe ka na rin para mas marami ka pang makita mga ganitong videos in the future. Okay, so let's go straight to the capacity. Ano ba yung impact ng having an 8GB, 16GB, 32GB, etc. going higher? Kaya in-skip ko na rin po yung 4GB mga kaibigan dahil meron na po akong previous video na na-highlight ko po talaga yung impact of having just 4GB as of 2020. Which is, yun nga po, naipakita natin na in terms of gaming, 4GB is sobrang kulang talaga. How much more kung i-open mo pa yung mga ibang applications? Nobody is using computer in real world na game lang yung naka-open. Most likely, naka-open din yung Chrome nila or any applications doon sa kanilang desktop. And kung 4GB lang ang RAM mo, automatically, bitin na bitin po yan pagdating sa ating gaming experience. Now, we just skip to the 8GB and the 16GB difference. Dito lang muna tayo kasi ito yung kadalasang capacity na pinipili ng ating mga consumers as of to date. Going 32GB, 64GB, and 128GB is a better option. Of course, with 64GB and 128GB, the advantage of having those kind of capacity of RAM is more on siguro kakailanganin niya pa ng mas maraming RAM in terms of cache, in terms of rendering dahil mas maraming polygons yung kailangan niyang i-import. Pero that is kumbaga very niche yung mga consumers na magpe-prefer to have those kind of capacity na 64GB and 128GB. Let's stick with this 8GB and 16GB muna since it will also apply on other capacity din naman. If you look at the benchmark mga kaibigan, 8GB and 16GB average the same, di ba? So malamang mapapataas ngayon yung kilay mo. 8GB, 16GB, parehas lang ang average FPS. Kalokohan to, di ba? Kahit ako rin mismo, parang, teka lang, anong nangyari? So I did it again, repeat it again. And of course, dahil medyo parang sabi ko, teka lang, parang hindi na yata tama to. So, I need to check other channels kung ganun din ba yung kanilang result. And yes, medyo nagulat din ako kasi parang sobrang konti lang yung lamang. So, how can I explain this to you guys na dapat kang bumili ng 16GB over 8GB in terms of gaming experience? Ano yung magiging advantage niya? Now, if you look at the graph mga kaibigan, meron na tayo dyan 1% and 0.1% low. Ngayon, para sa mga kasamahan natin dyan that are wondering what are those numbers, yan po is yung mga frames that you will have this very low FPS during gaming experience. Yan po yung naging average result niya.
So, ibig sabihin lang yan mga kaibigan, if you have this FPS that is sobrang baba at 1% and 0.1% compared sa average FPS, then it means you're encountering an FPS drop, stutter, or you may call it in general na lag. So, ibig sabihin lang yan mga kaibigan, when you look at the 16 gig, the 1% and 0.1% low is so close dun sa average compared dito sa 8 gig. With the 8 gig, makikita nyo na sobrang layo ng 0.1%. Though, it's just the 0.1%. Para kang nagbibiyahe yan mga kaibigan. Yung kasama mo, chill-chill lang sa pagdadrive. Kasi dire-diretso yung daan. Pero ikaw, naka-encounter ka ng dalawang humps. So, napatigil ka. Parehas man kayo most likely na makakarating sa inyong paroroonan, pero you have encountered a very rough drive compared sa kaibigan mo na smooth lang ang naging biyahe niya. Yan po yung gusto kong i-emphasize kung bakit ko ngayon pinakita sa inyo mga kaibigan yung FPS niya in terms of 1% and 0.1%. Before I will be telling you about the overall experience with this 8GB versus 16GB, let's skip muna sa frequency. With the frequency, as you can see, it is the same. 2,400 MHz, 3,200 MHz, 3,600, 4,000 MHz. The gap is so close. And even with some games, it's the same. Same ang average, nag-iiba lang yung 1% and 0.1% low. And on some games, medyo may konting advantage, pero it's still not that very significant advantage. Ngayon, anong ibig sabihin lang nito mga kaibigan? RAM of having a higher capacity and higher frequency doesn't really delivers a very significant difference. Yun ba yung ibig sabihin ng mga graphs? Now, let's go to the real world experience. Look at the side-by-side comparison of Shadow of Tomb Raider. Side-by-side po yan mga kaibigan. 2,400 MHz versus 4,000 MHz. Kung makikita nyo mga kaibigan, it's just the same na parang yung ini-imply nung graph. But we didn't realize mga kaibigan that not all games will be like that. Not all games. Now let's go for a more CPU intensive game, Assassin's Creed Odyssey. Siyempre, marami nakakalan sa inyo mga kaibigan kasi ang Assassin's Creed ang isa sa mga pinakamadalas laruin din, di ba? Now let's take a closer look at the Assassin's Creed Odyssey. Kung makikita nyo mga kaibigan, ang ginawa natin dito, RX 5500 XT yung card and we max out the settings. Siyempre, mabigat yung Assassin's Creed Odyssey for the RX 5500 XT. Pero this is the best way that I can portray para at least makikita nyo mga kaibigan yung stutter. Makikita nyo kaibigan kung kailan magkakaroon ng spike in terms of frame time. Okay, so mabalik tayo ulit dito sa frame time. Ano ba tong frame time na to? Well, bibigyan ko lang muna kayo ng pahapyaw with this topic kasi we will be releasing a new video about frame time, frame rate, at the same time 1% and 0.1% low. Pero for the sake of the discussion, ang ibig sabihin lang po niyan mga kaibigan is yung time difference between frames. So magiging significant po kung 40 FPS lang yung average para mas makikita natin kung kailan magkakaroon ng stutter. And with this benchmark of Assassin's Creed Odyssey, kahit wala po yung mga numbers na nakikita nyo sa taas, pansin nyo mga kaibigan na sobrang lala ng pag-i-stutter with a 2133 MHz compared sa 3600 MHz. And when you look at the numbers mga kaibigan, halos parehas lang naman ang kanilang average FPS or hindi naman nagkakalayo yung kanilang FPS. Pero bakit sobrang lala dito sa kabila sa 2133? Yan po yung sinasabi ko kanina mga kaibigan sa 8GB versus 16GB. We may have the same numbers in terms of the graph na parehas yung average FPS. Pero yung part na magkakaroon ng spike in terms of frame time, yung part na sobrang tataas yung millisecond difference between each frames, yun po yung makikita natin na significant na difference ng bawat frequency, ng bawat capacity ng RAM. So to simplify everything mga kaibigan, if you have a higher size in terms of RAM, if you have a higher frequency, then you will have a smoother experience pagdating sa gaming. And syempre, in real world experience, hindi naman po tayo maglalaro lang sa computer. Sometimes we also open Chrome.
Sometimes you also open other applications. May mga ongoing background applications na ino-open pa tayo. And since RAM is one of the significant player, especially kung multitasking, delivering data from your hard drive to the processor para ma-execute, then higher size, higher frequency is better. Pero isusunod natin dito in terms of latency, and yan po is pag-uusapan natin in the future. Pero para sa quick info lang mga kaibigan, lower numbers in terms of latency is better. Kasi nga latency po siya. Ibig sabihin kung mas mataas yung number, then you have a higher latency, higher delay. Kung mas mababa, then it will be faster. So yan lang po yung ibig sabihin ng latency. Pero mas i-expound natin yan, mas i-explain natin yan mga kaibigan sa ating susunod na video. So that's it mga kaibigan, thank you so much for joining us. And yes, maraming salamat po sa 50,000 subscribers. We'll be knowing more about RAM's specifications in the near future. Iisa-isahin lang po natin mga kaibigan para mas malinawan po kayo sa mga iba't ibang specifications. Of course, with video cards, processors, hard drives, SSD, pag-uusapan din natin yan in the future. Pero ang susunod natin ngayon mga kaibigan is abang-abangan nyo dahil marami na namang PC builds. Comment down below kung may magusto pa kayong idagdag, and syempre pag-usapan dito sa ating channel. Thank you so much and keep safe everyone.